Hi guys, today magre-review ako and magko-compare nitong dalawang primer na may claims na nagko-control sila ng oil and also nagmi-minimize ng pores. Yung una is itong Pixi by Petra Flawless and Poreless Primer. I have the full size. Ito, meron siyang salicylic acid. So, maganda siya sa mga ma-pimples. And ito namang Becca Evermatte Poreless Priming Perfector. 12 ml lang yung meron ako. Yung parang tester size lang siya. And ang gagamitin ko naman na foundation is itong Infallible 24-Hour Stay Fresh. Gusto ko kasi itong foundation na to, kaso ang bilis kong mag-oil up sa kanya. So, tignan natin. Ilalagay ko muna dito sa may right side ko itong Pixi. So, ganito siya. Wala naman akong naaamoy, pero tingnan natin. Creamy siya. Malagkit siya. Pero ang daling i-control nitong container niya. So, walang masasayang na product. Malagkit pero madulas. So, wala akong naaamoy sa kanya. Wala yata siyang amoy. So, ayan siya. Hindi naman siya mat na mat pag nailagay. Ayan o, may glow, may kintab. And smooth. Dito naman tayo sa may Becca. So, ganito naman siya. Para siyang ano, yung mga lip products. May pagka-transparent naman siya. Ganito yung itsura niya. Parang watery yung ano, yung feel. Pero, yung una kong nalapatan, nag-dry up agad siya. Hindi kagaya nung Pixi na may pimple ako dito eh. Hindi gaya nung Pixi na, ayan o, para siyang madulas. Oo, dry agad siya, tos mat. Hindi mo na siya madrag. Yung mga ganitong consistency, may tendency to na mag, ano, ball up. Eh. Ayan o, nagbo-ball up na siya. Okay, konti siya ilong kasi nag-ball up siya. Okay lang yan. Yung sobra naman, ayan o. Yung sobra naman, matatanggal naman ng ano yan eh, ng brush nung pag nag-apply nung foundation mamaya. Ang bilis niya mag-set. Wala rin akong naaamoy sa kanya. So, matte finish talaga siya. Hindi kagaya nitong Pixi, may glow. Tapos yung Pixi, para siyang parang cushion feeling. Ito, matte. Malambot din naman siya sa skin.
ang gagamitin ko na brush dito sa my right side is itong Makeup Forever para hindi sila maghalo. Sakto pa siya sa ano ko, kulay ko. Dito naman sa my left side, gagamitin ko tong Sephora. Ito yung Becca side. Medyo hindi masyadong nag-glide yung foundation. Kasi matte na matte siya. Kita nyo yung difference nung ano, sheen dito sa cheeks. Ayan o, may sheen siya. Dito, konting-konti lang. Ngayon pa lang ha, hindi ko pa napapowderan. Matte na to. Yung primer alone, paglagay pa lang itong Becca, matte na siya kagad. So, tingnan natin yung sinasabi ng Pixi na may oil control siya. Or may oil control property siya. It's been 30 minutes now since nung in-apply ko yung foundation tsaka nung na-powderan ko na siya. Initial thoughts, kanina, nung na-powderan ko na, itong side nung Becca, may mga nag-cling na agad sa dry patches. Especially dito sa medyo malapit sa ilalim ng mata ko. Tapos, meron lang parang maliit na crease dito, yung parang smile lines. Isang guhit na siyang gano'n, no? Pero mas halata yung nandito na dalawa. Dito naman sa may side ng Pixi, walang gano'n. Tapos mas may glow siya ng konti compared dito sa may Becca. Pero may pagka-matte din siya, pero hindi flat matte. Unlike dito sa may Becca, matte na matte talaga siya. Pagdating naman sa may pores, dito sa may side ng Pixi, para akong ano, may pores dito, na-exaggerate niya or na-accentuate niya yung pores ko dito. Eh, hindi naman ako masyadong ma-pores. Whereas yung dito sa may Becca, walang ganung effect, walang pores na nakikita. Ito siya guys, sa natural light. Ito yung side ng Becca. Tapos ito naman yung side ng Pixi. Wala akong ginamit na highlighter. Yung blusher ko may slight siya na shimmer pero hindi siya sobrang shimmery. So makikita ninyo mas matte siya. Tapos tingnan natin kung kaya niya i-zoom. Ayan o. Meron na kagad. Tapos ito yung mga nag-cling sa dry patches. Unlike itong side na to,
sobrang init, guys. Pinapawisan ako. Maganda sila both, pero I think kung hindi sobra yung pagiging oily mo, like ako kasi yung ditong part ng face ko, hindi siya masyadong oily. Sobrang mattifying yung dating nung Becca sa akin. Whereas yung sa may Pixi, okay lang. So, tingnan natin sa wear test kung anong mangyayari dito sa may T-zone ko and dito sa may bandang kilay ko kasi yan yung oily na part ng face ko. Parehas silang nag-oil up. Lalo dito sa may yung exactly na T-zone ko. Pagdating dito sa may forehead, itong Becca, walang masyadong shine. Lalong-lalo sa kilay, winner. Yung dito sa may Pixi, may shine. Tapos yung sa chin area, halos pantay lang naman. So, try nating i-blot. Pero before ko i-blot, yung creasing dito sa may side ng Becca, mas naging prominent na siya ngayon. Tapos yung pores dito, dahil nga nag-oil up siya, mas lalong naging halata. Yung pores ko dito sa may Becca, wala, maganda. Ito yung nakuha na oil dito sa may Pixi side. Ito naman yung nakuha na oil dito sa may Becca side. Halos parang wala. Kung i-compare natin silang dalawa, tingnan natin kung kaya ko silang hawakan both, ha? Ayan, oh. Ito sa taas, yung sa may Pixi. Tapos ito sa baba, yung sa may Becca. Mat na mat pa rin tignan itong side ko sa may Becca. Tapos yung sa may Pixi naman, both after kong mag-blot. Okay naman, mat na rin ulit tignan. Actually, nabawasan yung sheen niya, yung sheen nung yung unang-una kanina. Parang nabaliktad yata yung oiliness ko ngayon. Mas oily akong tignan dito sa may Becca. Tapos, hindi ako masyadong oily dito tignan sa may Pixi. Nakikita nyo ba? Parang sheen lang yung dito sa may Pixi part. Pero yung pores ko dito sa Pixi, ayun pa rin. Obvious pa rin siya. Yung sa may Becca, medyo parang nagkakaroon na ako ng pores. Medyo na-accentuate na niya ng konti. Tapos, wala na. Crack na talaga siya dito, yung smile lines. Yung dito sa may side nung Pixi, hindi masyadong malala yung pag-settle niya sa lines. Ito yung nakuha na oil dito sa may Pixi side. Tapos, ito naman yung nakuha na oil sa may Becca side, sa ilalim. Halos parang pantay na sila nung umabot na sa pang 8 oras. Napansin ko nung hindi na masyadong mainit, kasi gabi na ngayon, yung oil production ko hindi na masyadong malala. And maganda sila parehas. Depende lang sa kung ano yung gusto ninyo na finish. Yung sa may Becca na side, sobrang matte niya. Pag apply pa lang, matte na talaga siya. Yung sa may Pixi naman na side, yung unang mga first few hours hanggang yung fourth hour nung hindi ko pa nabablot ta, nung nablot ko iba na, may glow siya. Tapos nung nablot ko na, parang naghahabulan na lang sila ng finish nitong Becca. Gusto ko sila parehas. Ang ayoko lang sa Becca, yung creasing dito. Ang ayoko naman sa Pixi, yung pag-accentuate niya nung pores ko. Pero yung foundation,
buong-buo pa rin kahit na may mga nag-transfer na foundation dun sa may blotting paper. Maganda pa rin tignan. Fresh pa rin tignan. Maganda sila parehas. Actually, natutukso ako na i-mix silang dalawa to see kung ano yung magiging finish. Kasi gusto ko yung parang smoothness nung Pixi. And kung may pimples kayo, maganda siya kasi meron siyang salicylic acid. Tapos yung sa Becca naman, yung oil control niya, medyo mas stronger dito sa my Pixi. Pero slightly lang naman. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful. And thank you for watching. Bye!